Salamat, Kuwer. At sa pagkakataong ito po, isa po sa mga young people kung saan ako ay nabibless, aside po kay Brother Rolly, ay dito po sa ating second speaker na nagsimula ng Sunday bilang bago pong mga preacher natin. So, tawagin po natin, pero tumayo po muna tayo para po sa first preaching. Tayo po tayong lahat. At welcome po natin si Brother Mark Punayo. Good morning po sa ating lahat. So, please open with me your Bibles in John 1:47-50. John chapter 1, verse 47-50. Sabi po dito, verse 47, Jesus saw Nathanael coming to him and saith of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree. Believest thou? Thou shalt see greater things than this. And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. So, maaari na po kayo makaupa. Kung sa binasa po natin, kung titignan po natin dito, in verse 47, Jesus saw Nathanael coming to him and saith of him, Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. So, paano nga ba nasabi ng Panginoon dito yung ang karakteristik ni Nathanael? Balikan natin yung verse 45. Philip findeth Nathanael and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law of the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. So, ang nakahanap kay Nathanael is si Philip. And, nung nakita ni Jesus dito, sabi dito sa verse 48, Nathanael saith unto him, Whence thou knowest me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. So, my title for this message is All-Knowing God. First point is, God knows us. Yan, sa pinasa po natin, Jesus said kay Nathanael na, Indeed, behold, an Israelite indeed, in whom is no guile. So, what is guile? Ang sinabi ni Jesus dito, ang guile kay Nathanael is a plain, upright, honest man, one free from hypocrisy and open to conviction. And we know that God knows us, even kahit mga nasa live streaming, di tayo nag-a-attend dito sa church, we know na alam ng Panginoon kung ano tayo, sino tayo. In John chapter 10, verse 14, I am the good shepherd and know my sheep and known of mine. Kung alam mong ligtas ka, and you know that God is your Father, yan sabi niya dyan, I am the good shepherd and known my sheep. Sino yung sheep na sinasabi dyan? We are the Son of God. We are the sheep, and I am known of mine. In Psalms 147, verse 5, Great is our Lord, and of great power, His understanding is infinite. Ulitin ko po, His understanding is infinite. So, beyond human capacities, beyond human knowledge, hindi po natin kayang tapatan ng Panginoon. So, in First John, Chapter 3, verse 20, For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. For my second point, God knows
our needs. In Isaiah chapter 41 verse 10, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So during this pandemic po, alam naman natin na we have shortcomings, we have, lalo na po sa financial needs natin, nagigipit din po tayo kasi marami po sa atin walang trabaho, walang source of income. So sabi dito ng Panginoon, panghawakan lang po natin, for thou not, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. In Psalm 56:8, sabi dito ng Panginoon, sabi dito, thou tellest my wanderings, put thou my tears into thy bottle, are they not in thy book? So sabi dyan, alam ng Panginoon ang mga hinanakit natin, yung mga problema natin. So, kung wala kang taong mapagsasabihan, lumapit ka lang sa Panginoon and He will strengthen you and He will uphold you. Sabi dito, are they not in thy book? So sabi dyan, hindi ba ito nakasulat? Hindi ba ito alam ng Panginoon? So, itong verse na to, sinasabi lang sa atin na if we have problems, alalahanin lang natin itong Bible verse ito, Psalm 56:8, na God knows our wanderings, God knows our problems, and He knows all things. And He knows our needs. In Matthew 6, verse 8, be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need before ye ask Him. So ayan, pumapasok po dyan yung prayer. Sabi dyan, di ba? For your Father knoweth what things you have need of before ye ask Him. So bakit pa natin kailangan mag-pray kung alam naman ng Panginoon ang mga kailangan natin bago natin hingilin? Yun nga ang challenge sa atin bilang son of God, mga anak ng Diyos, na dahil alam na nga ng Panginoon, gusto ng Panginoon na sabihin natin sa Kanya kung anong ating kailangan. And He will grant. And He will answer it with three answers. It's either yes, no, or wait. For our last point, God is always with us. We all need someone. We usually turn to family and friends for support and encouragement during these bad times. Without those relationships, we would definitely feel alone. So ayan, during this pandemic, marami pong nakakaranas ng anxiety, depression, lalo na po sa mga kabataan na kasing edad ko. And sabi dito sa Joshua chapter 1 verse 9, have not I commanded thee? Be strong and of good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. So, sa mga tao, alam naman po natin na sa worldly things and worldly society, na marami po nakakaranas ng anxiety and depression. Bakit? First, they put themselves into that problem and say na wala silang kasama, wala silang katuwang sa buhay. Pero ang hindi nila alam na nandiyan ang Panginoon, ang sabi dito, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Buksan po natin in Isaiah 41 verse 10. Sabi dyan kanina, fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So ang dami ng Bible verses na bilang encouragement sa atin na andyan lagi ang Panginoon. God is always with us. Hindi niya tayo iiwan. So, if ever na iniisip mo na, ay, ayaw sa akin ng pamilya ko, ayaw sa akin ng crush ko, ganun. Ayaw sa akin ng girlfriend ko, ganun. If ever na iniisip natin yon or it sink into our mind and we came up being depressed, alalahanin po natin ang Panginoon. For my conclusion, do you know God?
sa atin pong mga nakikinig na hindi paligtas, do you know God? The pandemic has spread all over the globe. People are dying in droves all around the world, and many are in constant state of panic. Sensing that the great disasters are upon us, no one knows how long this pandemic will last or how many lives it will claim. Those who believe in God, however, know in their hearts that all things happen with God's permission and that absolutely nothing can happen without it. Yan po. Maraming salamat. Maraming salamat, Brother Mark. Tunay po na ang ating Panginoon ay alam niya kung ano ang kung ano tayo. Even the very number of our hair ay alam niya kung ilan po 'yon. Kahit na po kalbo, alam po niya ang bilang. So, salamat at alam natin na ito yung future pastor at alam din natin na ang tatay ng nanay niya ay pamilya ng mga pastor, yung po mga Siciliano. So, salamat Brother Mark. At tayo pong lahat ay magkakaroon ng isa rin pong mahalagang gawain natin, ang pagbibigay at Michael, our beloved pastor, para po sa offering prayer. Maraming salamat, Brother Peter. At magandang umaga po sa inyo lahat. Ngumiti naman kayo dyan. Maging masaya tayo. Salamat sa mga kabataan natin na by the grace of God ay nagagamit ng Panginoon. Sila po ay may ilan na ring taon na tinuturuan po how to preach. Dahil ang aking pong paniniwala sa ating pong mga kabataan ay nararapat po na sila'y matuto na mangaral ng salita ng Diyos. At ang bawat miyembro po, lalo na mga kalalakihan, ay magkaroon po ng involvement sa gawain ng Panginoon. Yung pong tanong na, paano kami magiging involved? You need to have your training. Tama po ba? You can never involve yourselves without training. Ngayon po yung napakalaga na expose natin ang ating sarili sa ibinibigay pong programa ng ating simbahan. Meron po tayong unang-una sa mga bago man ng palataya for you to grow. May new life class po tayo. Para nais po ninyong matuto kayo na mag-soul winning, meron po tayong soul winners class. At yung pong mga kalalakihan, dumalo po kayo, makinig po kayo at sumama kayo sa ating mga tinatawag po na live streaming pang mga tatay. Meron po ring live streaming para po sa mga nanay. At meron live streaming din po para po sa ating mga young professionals sa ESET. At ganun din po sa ating mga YBA. Ito po yung mga high schoolers, pamula sa elementary hanggang high school. Ano ang intention po nito? Ang intention po nito para malaman natin ang mga katuruan, ang ating mga paniniwala, at mag-participate po tayo later on pag nag-grow na tayo. At kagaya po niyan, itong linggo po na ito na darating, ay magkakaroon po tayo ng ating missions conference. We will begin on the 20th at simula na po yan sa umaga hangga po tayong linggo. So, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday po meron tayong prayer breakfast and then sa evening. At tayo po ay, kagaya ng binabanggit ko sa inyo, may mga darating po tayong mga pastor, yung pong ating mga sinusuportahan, mga local missionaries. Meron na pong mga foreign missionaries na nagpaalam na po na sila ay mag-a-attend sa atin. So we are going to welcome them and it is my prayer that all the members will avail and listen to the challenges and to the preachings of the Word upang tayo po ay lalong makapag-participate sa ministry of giving
and ministry of reaching the lost. Yung pong pagmimisyon. Kaya, bakit tayo nagbibigay at bakit tayo nagtitake ng offering? Sapagat ito po ay isa sa tinatawag na highest form of worship. Bahagi po ito ng pananambahan. Nagbibigay po tayo ng ating tithes, nagbibigay po tayo ng ating missions offering, both local and foreign, at nagbibigay tayo ng first fruits offering. So yung pong pagbibigay na ito ay meron pong katuturan. Meron pong kadahilanan. Sabagat nais po natin na makapagpatuloy ang ating church, magkaroon po ng mga bunga, ang ating simbahan sa ating gawain. And mind you, with our 54 years as a church, meron na po tayo mahigit na 50 na mga gawain na nabuksan. Mga anak po ng ating mga gawain ay ating pong tinutulungan para maiangat sila, ma-encourage sila sa kanilang mga gawain. Kagaya po ng work ni na Pastor Arnel, meron po silang dalawang gawain, isa sa Teresa, isa po doon sa May Prayer Mountain. Kagaya po ng work ni na Pastor Mangligot doon po sa Balesteros, Cagayan. By the grace of God, meron po silang 5 ng gawain na naging bunga. Amen? At sinusuportahan po natin. At ganyan din po naman ang ating pong mga tinatawag na nag-grow at lumaki na po at naging mga super church na. At nandiyan po ang simbahan po ni Pastor Abante na yung pong pastor doon sa MBBE, ngayon po ay kongresista po sa 6th District of Manila. At siya po ang naging pangulo ng tinatawag na yung pong Bible Mode. At siya po sa Kongreso ay naipa-approve po niya both in the lower house and in the upper house, upper chamber, yung pong pagkakaroon ng National Baptist Day. Amen? Kaya tayo po ay mga Baptist, mag-rejoice tayo at yung pong special day na yan, bukas. Bukas. At yung pong mga leader ng Bible Mode ay nire-request kami pumunta roon, but maybe it will be good for us to see doon po sa live streaming at saka po sa Zooming na makita po ninyo, merong celebration po, a very special day for all the Baptists throughout the Philippines. At kung tutuusin po, medyo nahuli nga yung grupo ng Bible Bap. Because the Bible Baptists came only here in the Philippines way back in 1949. Pero alam ba nyo, kauna-unahang nasimulan po na Baptist, it was started sometime in 1900. Dahil ang Amerikano po pumasok dito noong 1898. Tama po ba? Amen? At yung pong, noong una po, puro lang Katoliko. Wala pong ibang religion. Wala pong ibang denomination. Pero pumasok po ang iba't ibang grupo upang sa ganoon, ang intention po ay mangaral na salita ng Diyos upang maligtas ang mga makasalanan na kagaya po natin. O, ang ating simbahan po, 54 years na. Amen? At hindi po tayo humihinto sa pangangaral at sa pag-encourage sa mga young people, sa mga men na mag-surrender ng buhay upang mapalaganap po natin ang simbahan na itinatag ng Panginoon. At nais ko pong ipahayag sa inyo, hindi man po natin itinuturo na, oy, sumapi kayo sa Baptist, masisave kayo. Hindi po yun ang doktrina ng Baptist. Ang katuluan po ng Baptist ay believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kaya po hindi tayo naniniwala na ang ililigtas lang ng Panginoon yung Baptist. Oho, itinuturo po natin na ang simbahan ay ginamit ng Diyos na institusyon upang palaganapin po ang magandang balita ng pagliligtas ng ating Panginoon Jesucristo. At yan po, dahil po dito mga kapatid, alam ba ninyo na ang Bible Baptist, hindi po kasama ang Southern Baptist, hindi kasama ang mga Conservative Baptist, hindi po kasama ibang mga uri ng Baptist. Mahigit na po tayong 3 milyon. Pero hindi natin ipinangangalandakan yan.
Hindi natin ipinagmamalaki yan. Ang iglesia, nagmamalaki sila eh. Pero ang baptist po, bakit hindi pinagmamalaki? Ang laki ng membership. Sapagat mga kapatid, hindi naliligtas yung member. Ang naliligtas, yung nanampalataya kay Kristo. Amen? Pero proud tayo na baptist tayo. Amen? Maging proud tayo na naging baptist tayo. At kung sabi, tama yung kanilang religion, mas tama tayo. Dahil ang ating paniniwala nasa Bible. At kasama po yung pagbibigay. Kung meron pong nagpapakalat na hindi daw dapat magbibigay, yun po ang heretic. Mali ang turo. Sabagat sa banal na kasulatan, itinuro ng Diyos, nais mong pagpalain, magbigay ka. At itinuro ng Diyos yung tithing. Hindi po si Pastor Baliega. Hindi sila Pastor Abante. Tinuro po sa atin ang pagbibigay ng first fruits sapagat yun po ang tinatawag na kaganakan ng isang anak ng Diyos na tayo magkaroon na suporta po para sa ating simbahan na higit. Yun po yung intention ng pagbibigay ng first fruits at yun pong pagbibigay sa misyon. Oh. Kayo nga dito yung ating mga pastor na tinutulungan natin, lahat ng mga ating pastor. Nandiyan na ba si Pastor Lawrence, Pastor Eric? Nakatayo ka na, ano? Diyan si Pastor Jandy, narito ako. Tayo po dito sa ating simbahan na ang ating pumbunga, tayo po'y merong mahigit na 10 pastor. At meron po tayong inadapt na ating tinutulungan din. Can you imagine that we are helping no less than 20 pastors locally and we are helping more than 50 foreign missionaries at dalawa po yung galing sa atin. Si Pastor Mon na nasa Mexico, si Pastor Ponce ng asawa Sister Annie, and we are giving them umaabot po ito ng $500 monthly. Yun po yung suporta natin. Saan tayo kukuha? Salamat, Sir Peter. Saan tayo kukuha ng pa-support kung wala tayong offering? Saan tayo kukuha ng pangtulong sa mga manggagawa kung hindi tayo nag-o-offering? Kaya ilagay na po natin sa ating isip. Dahil ang sabi ng Panginoon, sa Malakay chapter 3, doon sa verse 10, bring all the tithes and your offerings into the storehouse. Ang storehouse po, yung ating church. And prove me herewith, said the Lord, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that your house has no room to receive it. Amen? Ibig sabihin po, nais lang just pagpalain tayo. You want to be blessed? Then give. Give and it shall be given unto you. So ating pong tayo po ngayon ay tatayo, mananalangin tayo. Heavenly Father, salamat po na naunawaan namin ang kadahilanan kung bakit kami nagbibigay at kung bakit kami ay nararapat magsuporta po sa Missions Conference, not just with our presence, but most of all even with our financial support, not only with our presence and financial support, but help us, dear Father, to be involved in the work of missions. Panginoon, ang dalangin ko po nawa ang bawat isa, ang bawat miyembro po, hindi lamang na sila'y natututo, kundi yung kanilang natutunan, Panginoon. Kagaya sinabi po ni Apostle Pablo na ito'y aming ganapin, ito'y aming gawain, ito'y aming i-apply sa aming buhay. Bless, dear Father, everyone, especially as we give our tithes, our missions offering. I pray that you will bless our people even as they open their business and that you will bless their life and continue to give them peace and continue to give them burden for the lost soul. Bless their Father, our offering this morning. Bless the gift as well as the giver. In Jesus' name, amen. Be seated. At kung naka-ready na po kayo, nandiyan po yung ating mga offering boxes.
Habang kayo po ay nagbibigay, sino po sa inyo ang interested na magkaroon tayo ng service bukas bilang ating pong celebration ng National Baptist Day? At mag-a-appoint po tayo ng mga preachers na magbibigay ng challenge sa inyo. Explain ang pagiging Baptist, ang Baptist distinctives. At kung kayo po ay available, I would like to invite you to come here sa ating simbahan at kayo po ay makasama. Para ihanda rin po natin yung ating pong tinatawag na paglilingkod. Doon naman sa kabila kung nagsisiksika na yung ating offering. Maraming salamat. Okay. So, baka may habol pa. Oho. So, nagpapasalamat po tayo sa ating kapatid na si Pastor Abante na naisipan po niya na ma-celebrate po ang tinatawag na Baptist Day. Ito pong month na ito ay Bible month din. Kaya tingnan ninyo yung pong pag-penetrate ng gospel hanggang sa larangan po ng ating bayan. At sapagkat pamula po noong 1521 nang dumating po ang mga Kastila sa Pilipinas, ay sabi po sila ay nagdala ng Kristyanismo. Maganda po sana ano, na dumating nga ang Kristyanismo. But Christianity was not properly explained. Hindi po yung Bible ang dala. Ang dala po ay cross. Well, the cross is the symbol of the death of Christ. Sana po maganda dahil yun po yung pinakang pasimula upang magkaroon nga po ng pagkakilala sa Panginoon. But it so happened na ang nauna po ay yung pong conversion sa religion. Pero hindi po yung conversion ng kaluluwa. Because what convert a person or what changed a person is the Word of God. Amen? Kaya po pagka nakapakinig, sabi nga, dumarating ang pananampalataya. Amen ba? Kaya yung po kadahilanan ng pag-attend, yung po kadahilanan ng pag-attend o panonood ng live streaming o ng Zooming at pag-aaral ng salita ng Diyos. Because the Word of God is alive. And it is the Word of God that will cleanse us away from our sin. Kaya pag tayo po'y nakapakinig, doon tayo magkakaroon ng genuine conversion. At yung pong aking binanggit, pwede po tayo magkaroon ng service dito, 9 o'clock in the morning hanggang 11, upang magkaroon po ng pamamahayag ng salita ng Diyos. At pag-uusapan po namin mamaya ng mga preachers, I'll be assigning some preachers, at yung po mga dadalo, na pwede po kayo makarating, wala naman kayong pupuntahan, just come here and let us rejoice together. Amen? Makigalak po kayo. At pasalamat kayo, naging Baptist kayo. Amen? Oho. At yun po yung pinakang mahalaga na makita natin. Though we do not say that the Baptist saves, pero makinig kayo. Yung pong church ng Panginoon na kanyang in-establish, Baptist po yun. Dahil lahat po ng paniniwala ng mga Baptist, suriin nyo, nasa Bible po yan. And if you can find any teaching ng Baptist na wala sa Bible, sabihin nyo sa amin. Para maintindihan po ninyo. Kaya meron pong tinatawag na Baptist distinctives. Meron po tayong pagkakaiba sa iba. Although, yun nga po, hindi natin pinapangalan. Uy, mag-baptist ka. Yung po yung malimit kumapakinggan sa mga iglesia eh. Pag meron silang nakita na kanilang binabible study, oh, kailan ka pa mag-iiglesia? Pag sila'y nangungumbinse, mag-iiglesia ka na. Pero tayo po hindi nagsasabi, uy, mag-baptist ka na. Ang ating sinasabi sa tao, uy, dapat mong tanggapin si Kristo para maligtas ka. Yun po yung ating ipinapangalandakan. Kaya sana po tayong lahat dito ay magkaroon ng pagpapahalaga po
sa ating pong pananampalataya at doon po sa church na itinatag ng Panginoon, of which halos lahat po ng mga karamihan po ng simbahan nagsasabi, oh, kami ang simbahan ni Kristo kasi yung sinabi ni Jesus Christ, I will build my church. Pero pag-aaralan po ninyo ang kalanturo, bagsak po sila. Unang-una po, ang church ng Panginoon Jesucristo, walang ribulto. Unang-una po, ang church ng Panginoon Jesucristo, hindi po nagtuturo na kung sinong tao o sinong santo ang kinakalantawagan sa kaligtasan. Si Kristo lang. Gayon din po naman, itinataas po ng ating mga simbahan, ng church ng Panginoon, ang Bible as supreme. Hindi po yung utos ng tao. Okay? So, bukas po, ha? 9 to 11, I am inviting you to attend. Dito tayo magtipon-tipon at makapakinig ang mga tao ng Baptist teaching. Amen? Brother Peter. Maraming salamat, Pastor. At bago po sa ating special number, mamaya po, after the service, ay merong short meeting ng ating mga lilies para po sa preparation ng ating missions conference. Wednesday na po yung kick-off at hanggang 20 to 24 po yan. So, tawagin natin si Sir Arnie para po sa special music. Good morning po sa inyo lahat. Ang tagal ko na pong huli, nung huli pa ako ng special number, it's been a very long time. Pero ito pong mga panahon natin are really hard times. And in fact, most of us, naapektuhan yung source of income. Ako po noong July pa, nagpe-pray ako ng trabaho sa Panginoon eh. Pero kasi wala akong makuhang part-time. But then, sa mga panahon po talang ito, meron tayong mga kapatid sa church na meron silang struggles, may mga mabibigat na karamdaman. So, let's keep on praying for them. Merong ilang members ng ating church, mga pastor pa nagkakaroon, nagkasakit ng COVID. Pero God has, in all those things, or in all these times, ang Panginoon po ay always faithful. Huwag po nating kalimutan na sa ating mga problema at struggles, meron tayong Panginoon na malalapitan. So I'd like to share the song, When Answers Aren't Enough. You have faced the mountain of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you cast a shadow you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all your sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. So instead of asking why did it happen,
Think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you will find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. When answers aren't enough, He's there. Maraming salamat, Sister Artney. Tayo pong lahat ay tatayo na. As we welcome our beloved pastor for his message. So, tawagin natin si Reverend Abraham Valdez. Maraming salamat, Brother Peter. At magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ginamit ko itong salamin para makita ko nasa likod. Hindi ko gano'n na makita eh. Anyway, sa araw po na ito ay panibago po ang ating pag-aaral ng panibagong aklat ng Bible. Amen? Natapos na po natin ang Book of Revelation. Can you imagine that? Apat na buwan natin pinag-aralan yung Book of Revelation. At sana po ay nakita ninyo ang mga mangyayari sa inaharap. Yung pong ating huling pinag-aralan ay patungkol po sa langit. What a glorious place. Pero bakit hindi agad tayo dinadala doon ng Panginoon? Di ba? Bakit dito pa lang tayo sa lupa? May purpose po kasi. We were created for a purpose. For a reason. And I hope and pray na hanapin po natin yung kadahilanan ng Diyos. Bakit tayo narito sa lupa? Bakit tayo ay isinave niya? At bakit tayo nararapat makapaglingkod sa Kanya? So today, ang ating pong pag-aaralan ay ang yung pong church po na itinatag ni Paul na pinakang paborito niya. And I think lagi po nababanggit yung patungkol po sa depression, yung mga pag-iisip ng mga tao, yung mga anxieties. Sabi ko siguro maganda ang pag-aralan natin ay paano tayo magiging masaya. Magkaroon tayo ng kagalakan. At makita natin yung buhay po na tayo iniligtas ng Panginoon upang tayo magkaroon ng kagalakan kay Kristo. Kaya nga po dito sa aklat po ng Philippians. Pero ang ating pong tutunghayan muna ngayon, background study po. Hindi pa doon sa Book of Philippians. At buksan po natin ang ating Biblia ngayon dito sa Acts chapter 16. Dito po nagsimula sa second missionary journey po nitong si Apostle Pablo. Dito po nagkaroon ng pagsisimula ng tinatawag na gawain. Remember this, from Jerusalem to the uttermost part of the earth. Ang ibig sabihin po, hindi lamang po yung Jerusalem, yung Judea, yung Samaria,
Ang interest po ng Diyos ay yung outermost part of the world. At nakarating nga po sa atin dito sa Pilipinas. Would you believe the real gospel and the word of God came to the Philippines sometime in the 17th century? Hindi po dumating sa atin ang tinatawag na salita ng Diyos. Only after nung talaga pong meron nagbigay ng Biblia, ipinabasa ang Biblia, pinag-aralan ng Biblia at ako'y naniniwala, nung time po na yon, though there is no concrete record, pero meron po siguro naging mananampalataya. Because formally, historically, the first Bible in the Philippines was, the first Bible was brought to the Philippines sometimes in 1870. So kung 1870 po, 1521, 1621, 1721, 1821, 300 years po bago dumating ang Bible talaga rito sa atin. Subalit, kagaya po ng lugar nito, this place was a place wherein, kaya masusumpungan po natin yung mismong author, mismong writer po ng Book of Acts, I believe came from this very place. Siya po'y galing doon sa lugar na yon. At dahil siya'y galing doon, masusumpungan po natin ang desire ng lalaki na ito at walang iba po, sino ba sumulat ng Acts? Sino? Ha? Si Paul? Hindi po. Sino? Si Dr. Luke. Na sumulat din po ng Gospel of Luke. At ang lugar po ni Dr. Luke, ito pong lugar na ito natin pag-aaralan. So, please, as you open your Bible, ating tingnan po, basahin po natin ang tinatawag na sa Acts chapter 16, kung nandiyan po kayo. At sisimulan po natin sa verse 4. And as they went through the cities, they delivered them the decrees for to keep that were ordained of the apostles and elders which were at Jerusalem. Tingnan po ninyo. Kaya ang una pong church ay yung nando doon sa Jerusalem. At yung po yung pinakang sentro ng tinatawag na Ebanghelyo because Christ even died outside Jerusalem pero nando po sa may Jerusalem. The church of the Lord Jesus Christ did not start in Jerusalem but Jerusalem became the very city wherein the gospel prospered. At ang sabi po sa verse 5, and so were the churches established in the faith. So dahan-dahan po ito po sometime between 52 to 57 AD. At tandaan ninyo, ang church ng Panginoon ni Jesucristo po ay nagsimula sometime between 27 to 33 AD. At dito po ay nakita natin, so were the churches established in the faith. Ibig sabihin po, from, sabi natin na AD 33 at saka AD 57, meron ng ilan yon? 34 years. Siguro po, totoong napakalago na ng Church ng Jerusalem. At naging sentro po ng missions, ang Antioch. At ang Antioch Church po, nag-send kay Paul unang-una at kay Barnabas. At nung second missionary journey, sila po ay si Paul at saka si Silas. At ang simbahan nga po ay lumago. Let's continue. And increased in number daily. Tingnan po ninyo how progressive the church is. Ibig sabihin po, bawat member, bawat mananampalataya involved in evangelism. Amen? At ganun po ang mangyayari sa atin kung tayo lamang ay masipag. Wala pong simbahang mamamatay kung ang lahat lamang ng miyembro ay gagalaw at kikilos ayon po sa itinuturo ng banal na kasulatan, go ye into all the world and preach the gospel. Yan po ang dahilan kaya tayo magkakaroon ng missions conference. Verse 6, now when they had gone through out Phrygia and the region of Galatia and were forbidden of what? The Holy Ghost. Bakit hinadlangan si Pablo to preach the word in Asia? Very clear po dito
sa aklat na ito na hindi po na-reach ang Asia, may dahilan. I don't know. Ang nauna pong na-reach ay ang Europe. Verse 7, after they were come to Mysia and assayed to go to Bithynia, but the Spirit suffered them not. Again, the Holy Spirit did not allow Paul to continue going to the east. Verse 8, and they passing by Mysia came down to where? Troas. Verse 9, and a vision, take note. That time, ang mga tao po ay naniniwala sa tinatawag na vision o pangitain. A vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. Ito po yung na-impress sa puso, sa isip ni Pablo na ang kanyang pangitain, nakita siya na isang lalaki na taga Macedonia. At yung po'y humiling sa kanya, pumunta kayo dito sa Macedonia. Ang Macedonia po ay hindi bayan. Ito'y probinsya. And help us. So, paano matutulungan yung pong province na yon? Tulungan. Verse 10, and after he had seen the vision, immediately, take note the word, we. Inyo pong bilugan yung we. Bakit we? Ibig sabihin yung author po mismo ng aklat na ito ay involved sa pagpunta doon sa Macedonia. We endeavored to go into Macedonia, assuredly gathering that the Lord had called us for to preach the gospel unto them. Mananalangin na po tayo. Heavenly Father, thank you. Na mula po sa inyong salita ay napakaliwanag po kung paano ang inyong ebanghelyo ay sumulong ng sumulong, humayo ng humayo, hanggang sa maabot po nila, O Diyos, itong lugar ng Macedonia. Nang dahil po sa isa na meron pong nakita si Pablo na vision na isang lalaki, at wala po itong hinihingi, kundi ang Macedonia ay mapuntahan at mapangaralan na nagsabi, come and help us. Panginoon, tulungan po ninyo sa aming pag-aaral. Turuan ninyo kami na inyong katotohanan. Bless us together as we study in Jesus' name. Amen. Be seated, please. So number one, ang ating pong titingnan, the Church of Philippi, sabagat sila'y pumunta dito sa Philippi. Sa verse 10, to preach the gospel unto them. Verse 11, therefore, losing from Troas, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis, and in verse 12, and from thence to where? Philippi. So ito po yung special city na talagang yung pong vision ay in-impress kay Pablo. For him to go to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia, and a colony, and we were in that city abiding certain days. Let's continue. And on the Sabbath, we went out of the city by a riverside where prayer was wont to be made, and we sat down and spake unto the women which resorted thither. And a certain woman named Lydia, a seller of purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened, and she attended unto the things which were spoken of Paul, and when she was baptized. Meaning to say, she was converted. She was a Jew. As she was there on the riverside, as the custom of the Jews, wala po silang simbahan, wala silang templo, pero sila po ay nagkakaroon siguro ng prayer meeting, a certain meeting wherein all the Jews or the women and the Jewish people would gather themselves together to have a Bible study. At si Pablo po'y pumunta roon. At si Pablo po'y nagsalita. Kaya nga po napakahalaga na ang salita ng Diyos
ay dapat mapakinggan ng isang tao bago maligtas. Amen? Maaari ba maligtas ang isang tao na hindi pa nakakapakinig na salita ng Diyos? Hindi po. You will never be saved without the preaching of the word. Amen ba? Kaya po napakalaga, ang tao po ay nakakakilala sa Panginoon sa magitan po ng pakikinig. Doon po niya naunawaan sapagkat ginagamit ng Banal Espiritu ang salita ng Diyos at sa pakikinig ng tao ng salita ng Diyos, doon nabubuksan ang kalooban, doon nakokonvict ang tao na nakikilala niya at nakikita niya na sa isang makasalanan at kailangan siya maligtas. Amen? So nandun po. They come over into Macedonia and as they were gathering themselves together, the Lord had called us, again, ano yung us, kasama rin si Dr. Luke, for yung intention to preach the gospel unto them. Number two, it was apparently Paul's favorite church. Ito pong itinatag na simbahan sa Philippi ay ang paboritong simbahan ni Pablo. Because Paul actually in the first missionary journey have gone to different cities. At masusumpuhan po natin dito na yung sila'y nagbigay ng report doon po sa Jerusalem Church. Balikan ninyo ang chapter 14 at makikita po ninyo rito kung paano ginawa nitong sina Pablo. Chapter 14, verse 21. And when they had preached the gospel to that city and had taught many, they returned again to Lystra, to Iconium, and to Antioch. Nagkaroon po sila ng return journey and they go back to their own mother church. Amen? Yun po ang kahalagahan ng meron kang simbahan na iyong pinaka-membership mo. Si Pablo po ay naging member sa Antioch Church. At ang kanya sinusuporta ang pong gawain, yung Antioch Church. At siya po ay naging missionary ng Antioch Church. Amen po ba? Kagaya niyan, ipinanganak ka sa isang probinsya. Ako sa Quezon. Doon po sa Baras. Pero ako'y lumaki sa Quezon. So I keep on going back to Quezon. At kagaya rin po niyan, kahit na anong sabihin mo, pag ikaw po ay tinanong, taga saan ka? Ang sasabihin mo yung kinalakhan mong lugar. Tama po ba? At proud ka doon sa iyong kinalakihan lugar. Because you have all the memories and you can tell people what happened to you while you were there. And you grow there. Doon ka lumaki, doon ka nakapag-aral, doon ka nagkaroon ng tinatawag na maraming kaibigan and you began there. At ang sabi po rito, sa verse 22, confirming the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. And when they had ordained them elders in every city and had prayed with fasting, they commended them to the Lord on whom they believed. Kaya po ang procedure ng pagkakaroon ng mga simbahan, kapag ka po yung isang lugar ay napuntahan na, nakapangaral, yung pong mga nanampalataya ay kanilang kino-confirm, pinapatibay sa pananampalataya, ina-establish sa pananampalataya, ina-establish sa doktrina. At pagkatapos po, sila'y pipili ng leader. At pag meron na po silang napiling leader, ino-ordain o binibigyan po ng tinatawag na pagtatalaga. At itinatalaga po natin, kaganya si Brother Peter, tinalaga natin doon sa batasan. At nandiyan po si Pastor Janty, meron po siyang gawain doon sa Pasig. Si Pastor JC, nandoon po sa Marikina, yung Mega Faith. At nandoon po, itinalaga po natin na manggagawa si Pastor Albert doon sa lugar ng Gapan. Si Pastor Danny po, itinalaga natin sa gawain doon sa San Antonio. So, yun po yung trabaho ng church. For us to be able to be represented so that these preachers, these pastors, will preach the gospel in different areas. Amen? Ganun po yung ating ginagawa. At ang paborito nga pong simbahan ni Pablo, itong church sa Philippi.
during his brief stay there, he and Silas saw God's work marvelously in the lives of at least three individuals. There are three personages that are outstanding in Philippi. At ito po yung una, si Lydia. Lydia is not an ordinary person. She's a Jew, but she is a seller of clothing. Siya po ay negosyante. A seller of purple of the city of Thyatira, which worship God, heard us. So yung pong pagpipreach ni na Pablo at ni Silas at ni Dr. Luke, napakinggan po. Take note. Ito po ay sabi nga, she was worshiping God. Kaya hindi po ibig sabihin nananamba sa Diyos, ligtas na. Hindi po ibig sabihin kay meron church, ligtas na kayo. Kailangan pa rin po magkaroon kayo ng tinatawag na personal relationship kay Christ. Amen? Heard us. Tinan po ninyo, whose heart the Lord opened that she attended unto the things which were spoken of Paul. Ang ibig sabihin po, kapag kayo nakinig, inunawa ninyo, makikita po ninyo na meron kayong dapat gawain. Anong dapat gawain na nakapakinig ng salita ng Diyos? What should be the response of a person who have heard the word? Unang-una po, if the Lord has convicted you and has spoken unto you, then you need first of all to acknowledge that you are a sinner and you need to repent from your sin. Amen? Tahimik naman kayo. Hindi man lang kayo mag-amen dyan. Di ba tama? At yun po yung ibig sabihin na sabi, she attended unto the things that which were spoken by Paul. Meaning to say, when she heard the preaching of the word, Lydia, though she was a worshiper of God, was convicted of the word and realized that she was a sinner and she needed Christ to be her Savior. Mga kapatid, marahil po matagal na kayo nakakapakinig ng preaching. Pero hanggang hindi nyo ginagawa ang pagsisisi ng inyong kasalanan at hanggang hindi ninyo tinatawagan ang Panginoon Jesucristo na tanging tagapagligtas, hindi kayo masisave. Amen? Kaya meron pong araw may panahon po Pag kinakausap ka na ng Espiritu ng Diyos, huwag mong papagmatigasin ang iyong puso. Pagtiwalaan mo ang Panginoon. At tingnan po ninyo, verse 15, ang epekto po. After she heard, and she was convinced, and she got saved, verse 15, and when she was baptized. Ang tunay pong tinatawag na manifestation o pagpatanda ng tunay na pagkakilala sa Panginoon, pagkatapos mapakinggan na salita ng Panginoon, nagpapabautismo. Listen, we never teach in our church that baptism saves. But baptism is a necessity because it is the first step of obedience to God. Amen? And take note, hindi tayo nagbibinyag po, hindi tayo nagbabautismo ng bata. Only believers. Are you with me? That's why if you're not a believer, you're not a proper candidate for baptism. The candidate, first of all, has to be saved. He has to repent from his sin. He has to acknowledge that only Jesus can save. And he has to believe that Jesus is God. Hindi po pwedeng paniniwala mo na si Jesus ay basta kung sino. Jesus is the only Savior. Kaya, dito po, she was baptized, and take note, yung pong effect. Verse 15, and when she was baptized, and her what? Ano po yung household? Mga kasambahay. Ibig sabihin, inanyahan ni Lydia, si Paul at si Silas, at ang mga missionaries na sila'y pumunta sa bahay niya at mangaral ng salita ng Diyos at yung mga kasama niya sa bahay, naligtas din. Amen? Yan po ang dahilan
At nagpapasalamat ako si Pastor Jandy, bahay-bahay binabible study, yung po mga members sa Pasig. Bahay-bahay pinupuntahan ang mga members natin dito sa Project 4. Bahay-bahay tinuturuan ang ng salita ng Panginoon yung mga tao upang lumago sa Panginoon. At kung meron doon sa bahay na hindi pa saved, pag nakapakinig at tumanggap sa Panginoon, doon nawa-work out natin at natuturuan natin yung mananampalataya na magpabautismo. Amen? Ganun po lumago ang gawain ng Panginoon. That's the only way. Kaya dito po, sabi nga, and si Bisota saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, take note, come into my house and abide there. Kaya hindi po, yung po mga unang missionary, wala po naman niyang daladala suporta eh. Wala pong kagaya ngayon na, oh, ikaw, missionary, oh, sige, bibigyan ka namin ng support, kumuha ka ng bahay doon, buwan-buwan, bibigyan ka namin ng support, at yung iyong support ay makakatulong sa'yo. Mangaral ka, magturo ka. At ganito po ang ating pamamaraan. Pagka lumago na yung mga tao, tinuturoan na natin ang giving at magsuporta sa gawain. Tama po ba? Amen? Kaya nga po, ikay member ng ating simbahan, na hindi ka tumutulong, hindi ka nag-i-help sa financial need ng ating simbahan, eh bakit ka pa nag-member dito? Napakalaga po na inyong suporta. Hindi po lang makinig kayo. Kung ano'y tinuturo at pinaniniwala ng ating simbahan, i-practice natin. Amen? Eh nandun po. At sabi nga, and she constrained us. Ibig sabihin, pinanatili ni Lydia na sina Pablo, si Silas, at si Luke, Dr. Luke, yung team na nangangaral, magstay muna kayo rito. Patuloy ninyo ang pagba-Bible study. Patuloy ninyo na mangaral kayo dito sa tinatawag na lugar ng Philippi. Okay. So let's continue. Verse 16. And it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with a spirit of divination met us, which brought her master's gain by soothsaying. The same followed Paul and us and cried, saying, oh, ito po. Kaya po yung mga tinatawag na mga nanghuhula, mga gumagawa ng himala, save ba yun? Eh, ito po, hindi siya save. At bakit sumusunod? These men are the servants of the Most High God. So, the one that has the spirit in her recognized that Paul and the team had the spirit of God. Amen? Ibig sabihin, itong mga tao, hindi basta-basta tao, ito'y mga anak ng Diyos. Ito ay pinananahanan ng Banal Espiritu at yan po ang ating buhay. Tama ba? If you are not indwelt by the Spirit of God, you're not a child of God. Sapagkat ang lahat po ng mga anak ng Diyos, pinananahanan ng Spirito ng Diyos. Amen? At sabi nga po, these men are the servants of the Most High God, which showed unto us the way of salvation. Very clear po mga kapatid, amen? Kami po na mga mangangaral, kagaya po ni Pablo, ni Silas, kami po'y nagpapakita lamang ng kaparaanan upang kayo at ang mga tao ay maligtas. Hindi kami nagliligtas. Okay, let's continue. And this did si many days, araw-araw. Biruin mo yung nanguhula, biruin mo itong babae na ito na ginagamit noong isang sigurong mayaman upang gamitin siya para magkapera siya. Eto, but Paul being grieved. Nagsawa na si Pablo, can you imagine? Kung merong uuna sa iyo at sasabihin sa mga tao, ito, ang mga tagapangaral, sila ay merong Espiritu ng Diyos. Kahit po tama, mairita ka. Di ba? At nairita si Pablo. And turned and said to the Spirit,
I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And the evil spirit came out the same hour. Nakita nyo? Verse 18? Amen? So, isa po, an Asian businesswoman named Lydia was converted. Number two, a Greek soothsayer whom God saved from demonism. Kaya po itong babae na to was saved from demonism. At ganyan po yung mga possessed ng evil spirit. And I have experienced yung pong tinatawag na yung mga evil spirit ay iyong paalisin. Dinala rito? Sabi, Pastor, may problema ako. Police, ang laki-laki ng police. Yung kanyang asawa, liit-liit, payat pa. Hindi niya makaya pagka inaalihan ng masama espiritu. At sabi ko, hindi ko basta yan masasabi, mapapaalis ko. Pero manalangin tayo. At matapos ko po manalangin, yung asawa niya ay nahimatay. At nung pagising, sabi ko, umalis sa iyo, masama espiritu. Pero babalik ang masama espiritu, ang kailangan mo lamang, tanggapin mo si Kristo upang permanenteng mawala yung masama espiritu na yan. And she received the Lord Jesus Christ. Are you with me? Alam ba ninyo ng isang unbeliever, marami tayong tinatawag na mga evils. Marami tayong taglay-taglay na mga masama. At yan yung nakabanggit doon sa Galatians chapter 5. Ito po yung work of the flesh. Yung mahilig mainggit. Yung mahilig manira. Yung mga mahilig na gumawa ng makalaman na gawain. May evil spirit sa'yo na nangingibabaw. Na kung ikaw ay babae, ikaw pa ang nangyayaya sa lalaki na ikaw ay sipingan. Evil spirit po yun. Are you with me now? Kaya unang-unang binanggit po sa Book of Revelation yung salitang fornication. At yan po sa mga kabataan. Sa mga babae o sa mga lalaki na may asawa na adultery. Yung pong sobrang magalit, ikaw ay inaalihan din ng masama espiritu. At yun po yung ginawa dito sa babae na ito. And when her master, verse 19, saw that the hope of their gains were gone, nawala na po. Nawala na nakapangyarin. Bakit? Naligtas na eh. They caught Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers. Dinala po si Pablo doon sa mga nangangaral. And brought them to the magistrate saying, these men, being Jews, do exceedingly trouble our city. Bakit sila po nanggugulo? Hindi nanggugulo ang Kristiyano. Pero bakit sila nagulo? Nawala ang negosyo niya. Okay. And teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. And a multitude rose up together again against them, and the magistrates rent off their clothes and commanded to beat them. So sina Pablo po, yung mga mangaral ay ipinagulpi. Sabi rito, they beat Paul and Silas and Dr. Luke. And when they had laid their stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Ipinakulong matapos na sila ibugbugin, matapos na sila ay saktan. Ipinakulong sina Pablo, who, having received such a charge, thrust them into the inner prison and made their feet fast in the stocks. Biruin mo, pinakulong na sila. Hindi lang ipinakulong, inilagay pa sa estaka. Nakandun po sila sa kaloob-looban. Parang napakasama nila dahil lang sa pangaral ng salita ng Diyos. And take note, and at midnight, Paul and Silas prayed. Alam nyo, walang makakadlang po sa mananampalataya. Pag may problema, listen, ano ang gagawin ng Kristiyano pag mayroong problema? Manalangin ka lang. Itiwala mo ang problema mo sa Panginoon. Amen? Kung meron kang complain, yung pong awit eh.
when answers aren't enough, there is Jesus. Nandiyan ang Panginoon. Kung ikay tunay na anak ng Diyos, tandaan po natin, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Amen? At yung pong preaching po na nauna, ini-emphasize po sa atin na ang Panginoon na yan ay nasa atin. Kasakasama natin. Hindi siya nagpapabaya. Alam, sabi po rito, 26. Sabi rito, they sang praises, or they prayed, they sang praises unto God, and the prisoners heard them. So, nagkaroon sila ng preaching, nagkaroon sila ng pag-aawitan, pagkagalakan, ng pagpupuri sa Diyos. Verse 26, and suddenly, there was a what? A great what? O lumindol pa. So that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors were opened. And everyone's bands were loosed. Lahat po ng mga nakagapos, lahat po ng mga nakatanikala, sila po'y nakalaya. And the keeper of the prison, awaking out of his sleep and seeing the prison doors were open, drew out his sword and would have killed himself. Bakit? Bilang po isang tinatawag na warden. Pananagutan po niya sa kanilang gobyerno kung ang mga preso ay makakatakas. So magpapakamatay na siya. Subalit, anong sabi nito? 28. But Paul cried with a loud voice saying, do thyself no harm, for we are all here. Huwag mong saktan ng iyong sarili. Huwag mong patayin ang iyong sarili. Narito lang kami. 29. Then he called for a light and sprang in and came trembling and fell down before Paul and Silas. Nung una po, alam ninyo, naranasan ko po yan. Dahil sa pangangaral, dahil sa gawain ng Panginoon sa police station po. Yung mga pulis, yung Sorrento, minumura ako. Dahil meron na walang bata, akin pong sabi ko, hindi po namin alam paano nawala, pero sisikapin po natin hanapin. Sabi niya, kaya nga ako, yung aking mga anak, hindi ko na pinasisimba. Dahil doon, hindi na pasisimbahin. Mga kapatid, ang ebanghelyo po nung unang panahon, una-una, mahirap po basta makaabot dito, nung mga 1970s. Kailangan ka magtiyaga. And I remember 20 years, meron po akong wini-witnessan. Pinagtiyaga ako po 20 years bago naligtas. Napakahirap po. Pero ang pangangaral ng ebanghelyo, tiyagaan lang yan. Darating din ng araw maunawaan no isang taong aayaw sa ebanghelyo at siya ay dudurugin ang kanyang puso ng Panginoon at ipadadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa tao na yan. Opo, ay mahal ng Diyos yung makasalanan eh. Aayaw niya na tayo mapahamak. The Bible tells us, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya dito mga kapatid, anong sabi rito? Meron ng liwanag, verse 30, and brought them out. Pinalabas niya sina Pablo, sina Silas, at itong si Luke, and said, eto na ngayon, tingnan nyo, nung una, walang galang siya, nung una, minumura niya sina Pablo, tingnan ninyo ang address kina Paul. Sirs, ba nagsesir na? Sirs, pastor, nung una walang galang sa pastor. Pero nakita na, sila man ay merong siguro, dahil warden, siguro ito kapitan o major o colonel, namamahala ng isang prison. Pero tingnan nyo ang address na niya kay Pablo. Sirs. At anong kanyang tanong? The most important question. Basahin ninyo. Ano sabi? What must I do to be saved? Alam nung lalaki na ito na wala siyang kaligtasan. Alam nung lalaki na ito, nung warden na ito, na maaari siya meron tungkulin. Subalit, wala siyang kaligtasan. Takot siyang mamatay. At ganito po ang kalalagayan, mga kapatid, ng isang tao na wala kay Kristo.
They are afraid to die. Pero bakit tayo hindi takot mamatay? Because we are sure we are going to heaven. Amen? Kaya dito po, nasumpungan natin. Tingnan niyo, sagot. Simple lang po, mga kapatid, para maligtas. And they said, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Wow, hindi po ba ang ganda nito? Simple po ang kaligtasan, mga minamahal. The Lord is not requiring you to do anything but believe. The word believe means entrust yourselves, entrust your soul, entrust your life to Jesus Christ alone. At sa umaga na ito, ganun din. Kung narito ka at hindi ka pa saved, you need Jesus. You need Jesus. You don't need the Baptist Church. The Baptist Church will never save you. Only Jesus can save you. Because as Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. At yung po pinangangaral sa church na ito. Amen? Oh, anong sabi rito? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Kasama po yung kanyang kasambahay. Kung papaano na yung sambahayan ni Lydia, na-save din po yung kanyang mga kasama. Na-save siguro yung kanyang asawa, na-save yung kanyang mga anak, na-save yung kanyang mga manugang, na-save yung mga katulong sa bahay. Tingnan ninyo ang purpose ng Christianity. Ito po ang purpose ni Christ. Not just to save the individual, but to save the whole household. Amen? Hindi po ba masaya kayo? Na yung inyong asawa, dati ay butangero, dati ay lasinggero, dati ay nangbubugbog. Di ba nung nasave na yung asawa nyo? Ay, salamat. Hindi na nangbubugbog yung asawa ko. Naligtas na eh. Sugalero, babaero, lahat na lang mayroong ero. Yan po ang nagagawa ng Panginoon. And he spake unto him the word of the Lord. And to all that were in his house. Again, take note. Wala po tayong daladala sa anumang tahanan. Wala po tayong daladala na anumang balita, kundi ang salita ng Diyos. We preach the word. Because the word has power. And the word can change. Kaya, and it took them the same hour of that night. Wash their stripes. Tingnan po ninyo, yung warden, yung boss, nagsabi na ng sir, at dinala yung sina Pablo doon sa kanyang tahanan, at ang buong tahanan din, na save. Amen? Kaya kung nais nyo ma-save yung inyong buong sambahayan, yung inyong manugang, yung inyong asawa ng iyong manugang, o yung mga tinatawag na anak mo, apo mo, pinsan mo, lolo mo. Sabi rito, and he took them the same hour of the night, dinala si Pablo sa bahay nila, washed their stripes, and was baptized, he and all his, siguro po household, straightway. No other question. Are you with me now? Kasi kung minsan po napakahirap, magpapabaptize na lang. Ang dami pa po na mga opposition. Ang dami pang mga tanong. Kaibigan, kay nakapanampalatayan at tumanggap sa kay Kristo, wala nang question dapat. You need to obey. At yung po sabing straightway, tuloy-tuloy. Pag na-save, magpapabaptize na. Amen? And when he had brought them into his house, he set meat before them and rejoiced, believing in God with all his house. Wow! Ito po yung pangalawa. Pangatlo, una, na-save yung si Lydia, a businesswoman who got saved. And then next, number two, the Greek soothsayer, saved from demonism. Third, a Roman jailer whom God saved from imperial
risen. Worship of Caesar. Noong una, ang kanyang paninindigan na, yung Rome lang, yun lang mga boss ko, yung mga general. Yan ang magsisave. Pero na-realize niya, the one and only that can save is Jesus Christ. Amen? Amen? So, nakita po natin. Does this church conceive in a vision would reach its apex into a prison? Strange and wonderful indeed are the ways of God. Next. The city of Philippi was founded by Philip of Macedonia, father of Alexander the Great. And in 357 BC, he named that city after him. So ang founder po ay yung tatay ni Alexander the Great, Philip of Macedonia. It was some 700 miles from Rome and enjoyed full Roman citizenship privileges. Rome, in its conquest of the Middle East, had been engaged in a war against Macedonia. History tells us that the Roman army ran out of salt. So yung pong mga sundalo ay nawala ng asin. And it was with salt that Roman soldiers were paid. So naglilingkod po sila sa army, ang binabayad, asin. From this we get our expression that a man is not worth his salt. Yun po yung expression. The Roman legions threatened to defect and return home from the battle, which meant Macedonia would remain unconquered. Dahil po sana iiwanan na nung mga Roman soldiers only because they were paid with salt, they continued on. So they collected a great amount of salt and turned it over to the Roman army, and thus the soldiers were paid. They continued in their conquest and defeated the Macedonians, incorporating Macedonia into the Roman Empire. Yun po yung kasaysayan. Bakit naging ganon? As a reward to the citizens of Philippi, the Roman Emperor conferred upon them the status of a colony. So yung pong Macedonia, ginawa na lang colony. So yung citizen sa colony ng Macedonia, naging Roman citizen. This meant that they have the same rights and privileges as Roman citizens. Okay. So, thus Philippi became a little Rome. Roman in its loyalties, Roman in its law, Roman in its philosophy and outlook. It was here the apostle came to begin to penetrate the continent of Europe. The gospel of salvation by grace through faith. Kaya yun po yung kadahilanan kung bakit naunawaan nila ang salvation ay is by grace through faith. Amen? Okay. Next, Philippi thus became the first European city to receive the gospel and also to hear the first Christian concert, which featured a special duet at midnight. O, nagkaroon pala ng concert pa. In AD 57, at the end of the third missionary trip, some 5 years after his first visit, Paul seemed to have paid 2 brief visits to Philippi. So, nabisita po ni Pablo. Kaya nga, paborito ito eh. Basta siya dadaan siya sa Philippi. At alam niyo, meron po mga bagay na makikita natin sa Church ng Philippi. Una po, in Acts 19:21, after these things were ended, Paul purposed in the Spirit when he had passed through Macedonia and Achaia to go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. So binisita po niya. May intention, may purpose. Gusto niyang balik-balikan ang church na na-establish niya doon sa Macedonia. At ito ay walang iba kundi ang Church of Philippi. Acts 20, verse 1 to 3. And after the uproar was ceased, Paul called unto him
the disciples and embraced them and departed for to go into Macedonia. And when he had gone over those parts and had given them much exhortation. Mga kapatid, yung church po do sa Philippi ay iniwanan niya sa isang mananampalataya. At dito, ito po yung naging pastor dito ay nagkaroon ng pagkakataon na si Pablo po ay bisitahin doon sa bilangguan at siya po ay dalahan ng tinatawag na biyaya o pagkain. In, sabi nga rito, he had given them much exhortation. He came into Greece and there abode 3 months. And when the Jews laid wait for him as he was about to sail to Syria, he purposed to return through Macedonia. Paborito po kasi ito ni Pablo, yung simbahan na yun. Next, AD 62 finds the apostle a prisoner in Rome. Pero sabi nga po rito, in Acts 28:30-31, and Paul dwelt 2 whole years in his own hired house, received all that came into him, preaching the kingdom of God, and teaching those things which concern the Lord Jesus with all confidence, no man forbidding him. Next, Philippians chapter 1 verse 7. Inyo pong tingnan. Philippians 1 verse 7, even as it is meet for me to think this of you all. Ibig sabihin sa nasa isip po ni Pablo ang church sa Philippi. Because I have you in my what? In my heart. Napaka mahal na mahal ni Pablo po ang church sa Philippi. Inasmuch as both in my bonds and in the defense and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace. Verse 14. And many of the brethren in the Lord, waxing confidence by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. So natuto po sila na huwag matakot. Na-train po sila ni Pablo sa pagiging mabuting Kristiyano at magpatotoo. Verse 16, tingnan ninyo. The one preached Christ of contention. So meron po silang mga mananampalataya roon na nagpipreach na para nakikipag-away. Mahilig sa away. Mahilig sa disputing. Not sincerely. Supposing to add affliction to my bonds. Si Pablo po'y nasasaktan. At kagaya po ng pastor, kapag ang mga members ay nag-aaway-away, kapag ang mga members ay merong kaguluhan, tama ba? Kagaya po yan ng mga anak, bakit po mag-iinggitan sa simbahan? Bakit magkakaroon ng samaan ng loob sa simbahan? Tama ba yon? Hindi tama yon. Dapat merong kaisahan. Establish ang pagkakaroon ng isang isip lang upang lumago ang gawain ng Panginoon. Amen? Kaya sa Colossians 4, verse 18, the salutation by the hand of me, Paul, remember my bonds. Alalahanin ninyo ang aking puso. Grace be with you. In Philemon, chapter 1, verse 1, 10 and 13, I, Paul, a prisoner of Christ, and Timothy, our brother, and to Philemon, our dearly beloved and fellow laborers, I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds. Naligtas po ito si Philemon sa bilangguan, sapagkat ito pong Philippi, kasama po yung Colossians, are prison epistles of Paul. Naisulat po ni Pablo ito habang si Pablo ay nasa bilangguan. Na siya po ay nakatanikala po siya sa 2 sundalo na para siyang napaka-delikadong kriminal. Pero Paul was able to do this. And he did not complain. Yun po ang dahilan kung bakit masusumpungan po natin. Ano ba ang pinakang tinatawag na emphasis ng Book of Philippi or Philippians? For 18 times, the word rejoice and joy was very much seen in the book.
Ibig sabihin, sa gitna ng pandemic, sa gitna ng problema, sa gitna ng inyong depression, sa gitna ng inyong anxiety, rejoice in the Lord. Amen. Bakit kayo nag-iisip? May Panginoon kayo. Magalak tayo sa Panginoon. Yun ang kaibahan po natin. We can bravely withstand all kinds of depression because we have Christ. Nasa atin ang ating Panginoon. It was at this time, some 10 years after his original visit to Philippi, that Paul wrote the epistle of Philippians to his favorite church. This church, upon learning of his imprisonment in Rome, had sent a loving offering to him by way of Epaphroditus. Ito po yung pastor. And they had already sent him two other love gifts years back for his missionary endeavors in Thessalonica. Kaya po, inyong tingnan, Philippians chapter 4, verses 15 to 16. Now, ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Wow! Ito pong kagalakan ni Pablo. Yung pastor nila, hindi nila pinababayaan. Kahit yung pastor nila ay pumunta sa ibang lugar at nagsisimula ng mga gawain. Are you with me now? Do you understand? Yung pong pagsisakripisyo, yung pong pagbibigay sa mga pastor, yung pagtulong sa mga manggagawa. Bakit? Ang connection po ng pastor doon sa mga members ay yung common salvation. Dahil naligtas tayo at yung pong pastor ang nagturo sa inyo ng kaligtasan, kaya kayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sabi nga po sa verse 16, for even in Thessalonica, he sent once and again unto my necessity. Ano ba naman yung simple love gift na ibibigay niyo sa mga pastor? Ito po ngayon na tayo magkakaroon ng missions conference, mga kapatid. Kung meron po tayo na itatago, sana po naman maging open-handed tayo. Yung po mga pastor sa probinsya, alam po ninyo ang hirap nila. And I hope and pray that you will begin to open your hand and begin to give and begin to sacrifice. And really, if you have the resources, imbitahin mo sila sa inyong bahay. Pakainin mo sila. Bigyan mo ng pagkakataon na maranasan naman nila na sila pala ay katanggap-tanggap at sila pala ay pinagpipray at pinagmamalasakitan. Amen! Tanong sa mga members ngayon po sa inyo, gaano nyo pinagmamalasakitan ang inyong church? Ang gawain ng Panginoon? Gaano nyo pinagmamalasakitan ang pastor ng inyong simbahan? Gaano nyo pinagmamalasakitan ang ating simbahan para makapagpatuloy sa gawain? While in Rome, Epaphroditus had become very ill. Tinan ninyo, yung pong pastor ng Philippi, nagkasakit pa. And nearly died. But God spared his life. Paul thus writes Philippians both to thank them for their gift and also to report the good news of Epaphroditus' recovery. There are three bywords in this epistle. One in Christ. Kaya nga po simbahan, di ba? Nung kayo magpa-member dito, kayo nakaisa sa ating simbahan dahil sa Panginoong Hesus. Amen? Gising ba kayo? Kayo ba'y kaisa namin? Ang damdamin ba ninyo ay kagaya ng damdamin ng pastor? At kagaya ng damdamin ng lahat ng mga member na merong kaisan tayo dito dahil kay Kristo? Alam ba niyo yung one in Christ in this book was mentioned 70 times. Gising kayo?
yung kaisa natin kay Kristo, 70 times binanggit. Ibig sabihin, paulit-ulit, ini-emphasize dito po sa aklat na ito na ang mga member ng simbahan, iisa lang tayo sa Panginoon. Huwag nating sabihin, ay, ako doon sa Batasan, ay, ako doon sa Pasig. Iisa tayo dito. Ang gawain sa Pasig, ang gawain doon sa Batasan, ang gawain sa ibang mga lugar, gawain ng Blue Ridge yan. At hindi kayo kailanpaman mananagumpay kung wala ang Blue Ridge. Kasi kung minsan po, para ba naghihiwa-hiwalay na tayo eh. I hope and pray that you will never entertain that kind of spirit. Pangalawa po, the word joy, kagalakan. This was mentioned 18 times. Ito po yung synopsis. Ito po yung parang ating tinitingnan. Background pa lang po ito. And third is mind. Let this mind be in you. Amen? It was mentioned 12 times. Kaya nga po yung outline, tatapos na po tayo. Number one, ang outline, life's purpose. Apat po ang outline, apat yung aklat, pero doon po sa chapter 1, alamin natin ang life's purpose. Ano sabi ni Paul? For to me, to live is Christ, and to die is gain. Sana po maging ganun tayo. For to me, not just to live for yourself, not just to live for your family, not just to live for your government, but most importantly, for me, to live is Christ. Mamuhay tayo kay Kristo. And to die is gain. Pangalawa po. Number one, life's purpose. Number two, life's pattern. Philippians 2, sa verse 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Mga kapatid, napakalaga po, sana ang ating lahat ng isip ay ang Panginoon. Ang ating Panginoon. Yun po yung pattern. Let this mind be in you. Our pattern is Jesus Christ. Hindi si Pastor Baliega. Hindi kung sino man pastor. Hindi kung sino man tao. Let Christ be our pattern. Number three. Life's price. Philippians chapter 3. At dito po sa verse, I think it's in verse 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yan po yung dapat ipepress natin. I press toward the mark of the high calling of God in Christ Jesus. 3:14. Sana po yun ang ating, alam niyo yung pong mga boksingero, kahit tinatamaan sila, pero tingnan ninyo, mas nakakalamang po yung sumusugod kaysa yung naghihintay na suntok. Tama ba? Ano ang inyong motivation? Ano ang inyong pagiging aggressiveness? Aggressive ba tayo as a Christian? Kung lagi po tayo nakayup-yup, walang mangyayari sa buhay mo. Kahit maraming problema, stand, be firm, entrust yourselves to God. Something will happen to you. You can do a lot of things. Last, number 4. Chapter 4 po ito ng Philippians. Life's power. Ano sabi ni Pablo sa chapter 4, verse 13? I can do what? All things through Christ who strengthened me. Amen? Wala po tayong hindi magagawa kung ito'y sa magitan ng kalakasan ng ating Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Maraming salamat. Let's all stand.
I believe the Lord has spoken to you. And I'm praying that this morning, God spoke to you. God cleared on you. I hope many things. Sa mga kaibigan po natin, na matagal na pong ipinagpipray na hanggang ngayon hindi pa saved, why don't you just believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved? It's my prayer that you can be with us. You've been hearing the word again and again. When is the time that you will surrender yourself to Christ? When is the time that you are going to humble yourself before God and tell God, Lord, I know I am a sinner. When is the time that you will surrender and say, I am surrendering my life to you. I need you, Jesus. I want to be saved now. And if you are here today, you are still lost in your sin. Natapos na natin po yung revelation. Nakita ninyo yung mangyayari. Nakita niyo yung pupuntahan natin. But I'm praying that through the power of the word, you're going to surrender yourself na ma-save ka. Maging makatotohanan ang iyong relasyon sa Panginoon. Right now, members, may purpose po ang buhay. At sana'y makita ko sa bawat buhay na mamanampalataya ang kanilang pagsunod. I'll go to, mananalangin po tayo. After this, we'll have the invitation. Heavenly Father, we praise you and thank you for the privilege that we can have this invitation. O God, may your will be done to all of us. And as we begin to study the book of Philippians, as we begin to study the background, the things that we are going to see in our studies. Once again, dear Father, I pray that you are going to help us to know our life's purpose, our life's pattern, our life's price, and our life's power. Oh God, if you have spoken to your people, I pray that you will draw them closer unto you. Ihanda po ninyo kami sa pagkakaroon at simula namin ang mission. Nawa, Panginoon, ang bawat isa ay i-determine that they will attend, that they will support, and that they will give sacrificially to support our missionaries. Bless us, dear Lord, in this invitation, in Jesus' name. Amen. Awit po ang ating mga taga-awit, mga mga-awit. At kung kayo kinausap ng Panginoon sa umaga nito, then come to the altar now. Come on. Sige po. Naintindihan ba niyo mensahe? Will you come to the altar now? Don't just sit down. The altar awaits you. The Lord awaits you. Will you come? Get out from your seat. Get out from your place. Are you going to support our work? Are you going to support our ministries? Come now. Sige po, lumapit kayo. You there at the back. Move. Will you come now? Nagkakahiyaan pa ba tayo? Has the Lord spoken to you through the message? Naunawaan ba ninyo ang mensahe? Come now. If you are not yet saved, then come and be saved. Why don't you humble yourselves and come to the Lord? Be saved today. You are already saved and you are not yet baptized. Come and obey the Lord in baptism. Come. Lumapit po kayo.
sa pang-awit. Nakiawit pa kayo. Maraming salamat po. You may be seated. Tayo po ay magbibigay muli ng yung mga hindi pa po nakapagbigay. This will be our second offering for those who failed to give their tithes, their missions offering. I'd like to encourage you to come and bring your offering. Sige po. You may be able to get your offering envelope. At tumayo po tayo. Tayo mananalangin muna. Heavenly Father, thank you for the privilege of giving. Thank you also for being recipients of your word. And thank you for the manifestation of your spirit speaking to us. Inyo pong i-bless, Panginoon, ang aming mga offerings. Bless nyo ang mga meetings na gagawin po ng mga grupo. At tulungan po ninyo kami na magkaroon kami ng malasakit. Tumulong po kami for an amount that we can sacrifice and give para po sa Missions Conference. At nawa, Panginoon, bukas magkasama-sama kami na dito po ay magtatagpo kami upang ipagbunyi, itaas ang inyong pangalan, na salamat po sapagkat sa Pilipinas ay maran naming ipagpasalamat ang pagkakaroon po ng mga Baptist na simbahan. Dahil sa inyo, kami po'y magsasama-sama, magpupuri sa inyong pangalan. Bless us tomorrow as we start 9 o'clock at matapos kami ng 11 o'clock. Once again, we invoke your blessing towards our service and our giving. Bless your people as they give. In Jesus' name, amen. Be seated. At yung pong merong mga offering, you may come and bring your offering now. Sana po ay mamayang hapon, narito muli kayo. Amen. At bukas po, sino kaya ang mga maaaring makarating para sa ating service? I want to see your hand. You will sacrifice and you will try to be here tomorrow. 9. Yeah, salamat po. Salamat. Thank you for those hands. Di ba, pagka ako naman eh, mag-half day kayo. Sabi mo, half day po kasi Baptist day ngayon eh. Baptist ako eh. Amen? Be with us tomorrow. And don't forget, our missions conference starts this coming Wednesday. Umaga po, simula na yan. Dahil po, tomorrow or Tuesday, magdadating na po yung mga pastor, mga manggagawa. Meron po tayong mga taga Mindoro, San Jose Mindoro, taga Samar, sa Gamay. Darating ba si Pastor Subibi? Mike Subibi? Hindi raw? Okay. Meron, nag-excuse din po yung mga taga Balesteros dahil mahirap po ang travel. Pero yung po mga taga, pag-pray po natin ang mga taga Baler. Meron po yatang 3 o 4 na darating. At yung pong mission, nagkaroon po ng panibagong mission tayo sa isang baryo po sa Baler. At ito po para sa mga dumagat. Amen? So ito po, na madadagdag. Ang mga ating pastor sa Antipolo, sa
Diyan po sa Teresa at marami pa po ng mga kapastoran na sinusuportahan natin, they will be coming. Sana po ay maging special week natin ito na makasama tayo at ma-involve tayo. Tumayo na po tayo as we'll be dismissed in prayer. Pastor Peter, parito ka, dismiss us in prayer. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa mensahe at patuloy niyo po kaming tulungan na sa puso at sa buhay namin ang mensahe ayon po sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami na patuloy po kaming maging involved, maging active sa inyong pong gawain, sa inyong pong church, sa inyong pong mga ministries. At gamitin niyo po kaming pagpapala sa marami pang kaluluwa na makapag-akay po kami at madala po namin sa church upang mabaptize at lumago. Muli, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi at ibalik niyo po kami mamaya upang patuloy po kaming mahamon sa inyong pong salita. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen.